Hello, magandang morning po sa ating lahat. So meron tayo dito re-refer. So naka-ano pa siya, naka-bubble wrap. So hindi ko lang ipapakita yung pangalan. Ayan siya guys. May mga pangalan kasi. Ayan, so buksan ko muna guys. Ayan, so ito yung number. Yung number niya. Number 400 sa pila ng reports kay Paes Lukman. Okay? So, tanggalin ko lang yung wrap niya, guys. Ayan. So, shoutout po sa lahat ng nanonood. So, today is November 26. November 26 na po. Malapit na po ang holiday. So, yan. Saan ba ito? Paano nilagay ito? Ah, dito. Sa likod lang. Nabatak lang siya. Kaya batakin na lang natin sa likod. Ayan. So, ito na. So, show. Ayan. Hindi masama ang pakiramdam ko ah. Magkakasakit. Okay, lamunan. Makati-kati. So, yan. So, problem nito. This is palette siya guys. Always palette. So marami kasing user ng palette. So para sa mga nagsasabing sirain ng palette. So hindi po yan totoo. Talaga lang po talagang nabablog po siya at nare-repair po. So ang problem nito, pan no display, pan working. Okay. No display daw po ang problem. So this is a liquid damage po. Ayan. So ito pwede siguro natin itong isaksak. Saksak natin para makita ng viewers. Kasi mayroong item na hindi natin siya pwedeng isaksak. Ayan. For understanding purposes. Okay? Ayan. So, again. So, ang palit na video card ng mga ganitong modelo or 1050 Ti na modelo. Gigabyte. Gigabyte palit. So, hindi po yan sirain, guys. Ayan. Shoutout sa mga nagsasabing sirain. Ito po ay repairable. Mataas ang success rate ng repair ko po ng ganito. At saka napakaraming user po nito. Mura lang po kasi ito. Pinaka murang branded na video card. Yan. Sa 1050 Ti series. Simula noon. Nung kasikatan. Kasi nung ano ito eh. Nung kasikatan nito. Marami talaga pong user. Yan. Kasi kung maanahin nyo. Yung iba kasing 4GB. Medyo mas mahal. Kagaya ng mga Gigabyte. At saka ito kasi. Medyo trusted nung iba. Ayan. So, sa computer shop, guys, napakarami nito. Promise. Kaya, hindi po siya sirain, guys. Talagang nabablog lang po siya. At napopost. Dahil success rate yung repair. Kasi, siyempre, yung iba kasi, gaya ko, hindi ako nagpo-post ng yung hindi na na-repair. Kasi, ano yan eh, depende yan sa tinatawag na marketing strategy. Kung ikaw, halimbawa, nagpo-post ka ng mga palagi na lang sira, ang marketing strategy mo, bababa yan. Hindi yan tataas ang sales mo. Yung popost mo ay lahat ay good. Nandun tayo sa lahat sa good. Parang tama o mali. O, di ba? Gaya ng mga ano, sasakyan. Mapansin nyo, sasakyan, Shopee, yung ganyan. O, Lazada, ganyan. Mapansin nyo, mga patalastas nila. Never ka makakakita dyan ng ano. Kahit sa mga sasakyan eh. Kahit computer, mga brand computer brand. Sa mga reviews nila, makikita nyo, wala talagang ipopost dyan na bad. Kahit sabihing, ano yan. Laging nasa success rate. Kasi yung ang target kasi yan sa online marketing strategy. O viewing marketing. Sa ano talaga? Siyempre, yung good lang papakita. Laging ganyan yan eh. So, may iba man na nagpo-post ng kahit hindi repaired, not success. Kagaya ng NordicPix. Ayun. Si ano, siguro ano nila yon, vlogging kasi nila yon eh. Ay yun sa akin kasi is repairing naman eh. Repairing strategy lang na showing na nagawa evidence. For evidence kasi yun sa akin eh. Hindi siya for as in vlogging lamang. Nagiging vlog siya dahil siyempre nalagay sa YouTube at vlogging ang tawag nun. Pero yung ano kasi yung purpose yun sa akin. Evidence lang yan to show the customer your item is working. Okay? Ganun lang siya guys. So, let's turn on. Ayan, pan-spinning siya.
So let's see if may display o wala. Upsal. So na-change ko na pala yung ano. Ay, may display siya, guys. Ayan. So may possible cause yan. Kaya siya nawawalan display. So, nag-ibig sabihin, nag-display siya. So, masasabi na ba natin good siya? So, alamin natin kung bakit siya nawala yung display. Nag-black screen yata. Ayun, nag-display. So, check natin kung may error code 43. Kasi, kita ko pa lang, may nakita kasi ako sa PCB pa lang, kita pa lang natin na may possible failure kasi siya. Gamitin natin ang ating thermal camera. Baka may overheating process, ano, part siya na hindi normal. Naglulod siya, guys. Nagbubuting na siya sa wash. Ayan. So, wait na lang madetect yung ano niya. So, spot natin sa thermal camera naman siya. So, ayan. Medyo overheating yung aking PCI extender. So, ibig sabihin may ano to. Either may problem sa... Ayan. So, itong part na to, overheated. Ito kasi hindi siya normal nag-overheat yung sa extender ko. Pag ganyan, at ano, may problem yan sa core. Kaya, isa possible kung bakit siya na-display minsan. So, balik tayo natin. Ibig sabihin, may... Aray ko. Tinaman ako ng pan. Ayan. So, overheated ito, ang kanyang pan. So, hindi naman siya ganun ka-full speed ang pan. So, ang pan lang niya, mahina lang eh. Or overheated na yung kanyang GPU, guys. Pag ganyan. GPU chip. Either madumi to. Ayan, nag-detect na yung driver. So, nag-black screen. Ay, nasaan yan? Ah, blocks. So, ayun. Black screen siya. Nag-black screen. So, na-detect yung driver. Black screen siya, guys. Ayan. So, yan ang problema niya. Ayan. Mapansin nyo sa... Ano, thermal cam. Ayan. So, black screen siya. Ayan, no? Nag-detect yung driver niya. Nag-black screen. So, yan yung issue niya. Patayin na natin at matutuluyan pa yan. So, sa tingin ko pa lang kasi, ano eh, kita na na may problema yung ano eh. Ayan, no? Mapansin nyo dito sa ano niya. Ayan, may ano siya, may corrosion. Ayan, so, black screen siya, guys, nag-black screen. We detected yung driver, black screen siya. So, yun yung problema niya. Kasi, no display, sabi ng customer. So, hindi nila kasi alam yung mga ano, na itawag sa mga black screen. Iba kasi yung no display sa black screen. Pag black screen, may display siya, guys. Black lang siya. Wala pinagkaiba yun sa may kulay na green, yellow, orange. Kasi mayroong video card na may color, may kulay na orange, yellow, green. Meron siya, guys. GPU chip ang sira pag ganon. Okay? Pag black screen, GPU chip pa rin ang sira pag ganon. So, change lang pala natin ang ating ano, title. So, hindi pa na bago. So, this is palette. Okay, palette black screen. Palette. So, ROG yung ating repair, RTX 3070. So, high-end GPU yan. So, 1050 Ti. Ti siya, guys. 4GB. 4GB. 4GB nga ba to? So, wala siyang sticker, guys. Pero, tingnan natin kung 4GB o 3GB. Black screen siya, guys. Hindi siya no display. Iba ang black screen sa no display. Black screen. Okay. Sabayan na pagsamahin na natin. So, ang address nito. So, from Pag-ibig. Pinahit Pag-ibig, PCSO. Paes, Lurman. So, wala siyang address. So, ano? Taytay. Mason, Taytay, Acado Street. Dinidin, homes, mas, muson, taytay. Taytay yata ito, guys. So, I don't know. Try natin taytay. Taytay. Ano yan? Taytay, Abocado Street.
Ano siya, yung SS Pag-ibig, may lugar kasi na ganun eh. So, hindi ko alam, tay-tay na lang. So, yun ang ano eh. Yun ang nandito sa address niya. Meron kasing lugar na ano eh. Philhealth SS Pag-ibig na lugar. Sa ano yata yan, sa may unahan ng Marikina, Antipolo. So, I don't know. So, try na lang natin lagayan. Ganyan. So, yan. So, show natin sa microscope yung aking sinasabi kanina. Yung possible issue niya kung bakit siya black screen. Okay? So, yan. May corroded siya, guys. Ayan, oh. So, bungad agad sa, di ba? Bungad agad yung kanyang corroded. At, ano? Ayun. Ayan, no? Ayan yung issue niya. Gas-gas po. Ayan, no? Missing capacitor. Kaya siya nagbo-black screen. Nasi-sense siya ng chip. Ayan o guys, ang dami missing parts. Sa data lines pa guys, ang wala. Ayan o. So, ang gamit kasi natin, extender. Ayan. Ito guys, ito pa yung isang ano. Pansin nyo, lahat ng capacitor dito nawawala. Napakarami niyan guys. Ayan. Pag extender ang gamit mo, basta mayroon ka nitong nandito sa unahan. Ito. Nasa unahan na yan, guys. May display yan. Yan. May display, guys. Pero pag nakasaksak sa motherboard, guys, no display talaga. So, tama yung sabi ng customer, no display. So, pakita natin sa inyo para kung bakit ko ba siya nasasabi na sa extender, may display. Pero sa extender, sa ganito, may display. Kasi ang nire-read lang naman ito, ganito lang naman siya eh. Ayan, no? Diba? Hindi naman siya full pin nito. Sige, nagtataka kayo. Isa lang yung connection yan para sa ganyan. So, hindi guys, ha? Iba yan. So, ngayon, papakita ko sa inyo kung difference, no? No, para no display. So, kasi na-try ko na to, eh. Pag wala yung maraming na-repair na ako na kahit isang piraso lang yung nawala dito, gumagana siya sa extender. Pagdating sa board, wala. So, try natin, guys. Salpak natin. Yan. So, para makita nyo yung sinasabi ko. Na no display siya. Ito guys, ha, may display yan kanina, ha. Nag-black screen lang sa driver. So, power on natin siya. Power on. Oh, no display nga siya. So, yan. Ayun ang ano lang yun, eh. Yan. So, ang gagawin natin. So, dahil maraming nawawalang capacitor, so, linisin natin siya. Saka yung corrosion. Yun ang gagawin natin. So, kalasin ko na siya. So, matagal lang linisan to. So, kulang siya na isang tornilyo dito. Sa taas. Binuksan na siguro ng may-ari. Kalawangin na pati. Naihiyan siguro kaya ganun. Kinalawang. Malinis naman yung loob niya. Mukha naman siyang malinis ang loob. Yung back lang talaga yung kanyang na-damage. So, ang sabi ng customer, please still ala. Please, I want to live. To live. Live. Bye ba? Ah? Take care of me. I want to live or live. By pallet. By pallet. Di ko naintindihan. Kung ilive ba sa video or buhayin. Live. Alive. Wala. To live. To live. Hindi ko maintindihan eh. By pallet. Ano ba? Pag naglagay ka kasi ng ganun, by pallet. Ano yun? Sponsored by pallet? Workshop Pix yung that. By workshop Pix. I want to live. Live siguro. Siguro yung video live. So actually guys, yan. So, yung may-ari nito guys, so, medyo hindi ko lang gusto yung sinulat sa mga parcel niya. So, para kasing nangyayari dito na consents. May lumalabas po kasi na consents dun sa ano eh, sa kanyang item. Yung konsensya, parang kinukonsensya ako. Na may mga nalagay kasi dito, may patulpo-tulpo, may ano. Hindi ko alam kung taga nga siya ng tulpo. May jikisikasuho pa. Tapos, mayroon pang tulpo. Parang, ano eh. Pag na, yung ano kasi, yung
So, hindi ko magets kung ano, pero yung unang ano ko kasi since dun sa ano para kasing ano dito eh. Hindi ko alam kung address yung isa kasi meron nakalagay dito SSS Pag-ibig, BCS. So, ang dami nakasulat. Parang ano siya, guys? Para bang nag-post ka tapos naglagay ka ng mga tag tapos mga ganyan, ipatulo po na 'yan, parang ganyan. Yun yung ano eh, medyo siyempre different minded, 'di ba, yung pagkakaintindi. Yan. So, tapos hindi siya clear yung pagkaka-written. Yun yung ano eh. Yun yung pagkakalagay niya ng sulat. So, yung first impression ko, para bang kailangan pang pag hindi ginawa o ganyan, ipapatulpo kita, ipapajitsi. So, or ninaka o nawala ng pyesa, parang ganoon. So, I don't know. So, different minded naman eh. So, hindi lang kasi maganda yung sulat niya. Siguro eh, na-misinterpret lang. Kasi may marami siyang sinulat eh. Ang nakalagay kasi sa terms and conditions ko pag ako nagsisend ay yung ano lang, pangalan ng customer, cellphone number, tapos yung address. Yun lang talaga nilalagay ko. Pero ang nangyari kasi, sinulat na lahat. Nagsulat ng wala dun sa terms and conditions. Ngayon, kung titingnan natin o pagbabasihan natin dun sa terms and condition ng aking repair, so, ano siya, wala siya dun sa approval niya. Or yung parang ano natin, terms and condition, wala siya dun. Yung ibang mga sinulat niya. Ayun, guys. So, hindi ko naman sinasabing ano, bawal magsulat. Pa-pick up, babe. May deliver yata. Hindi ko naman sinasabi magsulat ng ganun. Pero, ano kasi, na baka misinterpret. Medyo iba kasi yung dating. Ayun, kung halimbawa, yung sa part ng iniisip ko. Kung gusto mo namang pagkatiwalaan mo isang technician, i-view mo yung kanyang profile, Facebook view profile, ano bang mayroon sa kanya, kung ba siya for trusted technician ba siya. View mo pro. Ha? Kanino? Kay? Anong Julius yun? Wait lang guys, may pickup tayo. Sino yun? Ah, Mortem? Sino? Pick up na lamog. Ito yun. Baka ito. Pero check mo yung booking niya. Picturean mo. Mga maligaw yung ano. Pakipicturean ng booking niya. Babe. Babe. Ang rider ay si Joel Ray Inayon. Tingnan mo ha kung siya yung booking ha. Joel ang pangalan ng rider. Ayan, sorry guys. So, may deliver, may pickup kasi customers. So, ina-assist lang. Ayan ang pangalan, babe. Oh. Joel Ray Inayon yung rider. Tanong mo na ang pangalan niya. Joel Ray Inayon. So, yan guys. So, inspection lang natin siya. So, meron na siyang ano. Laging meron siya sa video card. Yung parang hanip. Hanip nga yata tawag. Hanip ang tawag doon sa amin. Hanip ng chicken. Ng manok. Ayun, meron din siya sa bira mo. Yung marami siyang ano. Parang balahibo. Kita nyo ba?
Ah, wala, pumasok na sa ilalim ng VRAM. Para siyang hanip. Ito guys, sa kabila. Ayun yun yun. May hanip siya. Sa chicken. Nabubuhay siguro sila sa mga hot. Mainit itong GPU eh. Buti nabubuhay sila doon. Ilang gamba. Ah, gagamba. Ay, gagamba po guys. Ah, patay ka. Dito ka patitira sa akin. So, smallest gagamba. Napalit lang ng gagamba na yun guys ha. Ang liit lang niya. Siguro ay nakay pa lang. So, ayan. Mapapansin nyo. So, may mga liquid damage po. Ayan, corrosion sa PCB. Tapos, ito yung mga missing natin. Bilangan natin siya missing. Naihiyan siguro ito ng daga. Kasi ano siya guys, may malagkit siya na may moist. Moist, hindi moist. Para siyang naihiyan. So, capacitor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, 12 po. 12 capacitors na agad yung missing. So, 12 capacitors. So, ayan o. Kita nyo naman guys. So, clear na clear sa ating camera na talagang ayan o. Dami corroded. So, nagbo-black screen siya. May effect yan sa VRAM, sa memory. Pag nagbo-black screen. Yeah. So, ito siya. Corroded din siya. So, hindi ko alam kung maano natin, mare-resolve ba yung issue. Pero doon sa mga missing parts na yan, mga corrosion na yan. So, linisin natin yan. Ay, sorry. Oo, siya nga. Inayon. Oo, tama. Inayon. Tama. Okay, okay na. Ayan. So, nare-resolve ba natin yan? Ayan. Cleaning natin yung PWM IC niya. Oh. Siguro yung matagal na tong ano. Hindi nalilinis. Ayan. So, ito siya. Corroded din siya. Yun. Yung ni-repair ko kahapon, ganun siya. Wala tong capacitor na to. Nilagyan ko na lang. Kasi, eto lagi may capacitor dala. Kasi 12 volts yata itong alam ko yun sa kabila na ito. Kaya ni-repair ko kapo. Nilagyan ko siya eh. Missing part siya. Wala siya. Schematic. Wala. Ayan. So, lilinisin ko na lang siya guys. Lilinisin. Ginagawa ko dito minamanual cleaning natin. Manual cleaning na lang natin siya. Para walang tumalbog. Saan magkukutkot ako pag ganito eh. Kinukutkot ko kasi yan. Tsaga-tsaga. Ito. Itong unahin natin. Ito yung importante, data lines. Siguro nagasgas ito. Wala pong bubble wrap nilagay ng kusunod. So, change ko na lang to. Bubble wrap. Huwag mong i-on yan, babe. Iyon po lang data niyan. Nagahang yan, yung cellphone na yan. Pag may budget tayo, bibili ako ng ano, grinding pin. Yung pinakamaliit. 1,000 din kasi. Dami kasi yung gastusin. Kailangan din kasi ng grinding pin yung malinggit. Pang cellphone yun eh, grinding pin. So, 12 yung nawawala dito. So, madami.
Walaan na itong isa na ito. So, 1.8 volts to. Ito ay nag-on sa... So, ito ay engage to, guys. Nag-on nyo ng GPU chip power. Ito. Sa mga modelo, guys, na 1050 ay na ganito. Hindi siya nakakabit siya, guys. Hindi na nakabit. Siguro kaya siya nagpa-block screen. Yan, possible yan. So, ano na ito? Masyadong... Ano siya, oh. Marami na siyang pyesang na damage. Pero yung may notes yung customer natin. So, gusto niya maging alive yung kanyang GPU. Hindi ko maintindihan kung alive, gustong mabuhay. Or, alive. Kung i-live natin, tapos hindi naman ma-repair, hindi siya alive. Hindi maintindihan. Hindi clear. Parang pepe magsalita. Pepe magsalita. Yun, masyado na gets. So, kung live video, so, tinatamad ako mag-live eh. Saka, minsan kasi, ano eh, pag busy ako, ako tinatamad. Ako nagla-live. Saka, isa pa, pangalawa, minsan kasi pag nagla-live ako, gusto lahat ng customer live sila. Eh, ayoko pa naman ng ganang-gan. Gusto ko, ako yung masusunod na, kasi iba na yun eh. Ang ibang hindi na yung kasama eh. Ang pagla-live kasi binabayaran din yan eh. Pwede na may live yung kanila eh. Kung pabayaran nila yung oras ko. Ilalive ko yung video card nila. Yan. Yung kasing pagla-live, kagustuhan ko lang yun eh. Na mag-live ako eh. Yung pagla-live kasi. So, kung may mga nanonood. Especially din sa mga na gusto mag-aral, matututos talaga sila. Kasi mga live ano yun, action yun eh. Live action, walang edit yun. Ito, hindi na rin siya connected. Oh. Wala na halos ano. Parang ano na itong video card na to eh. Baka nga to hindi na magtagal. Pero kasabukan natin i-repair kung mare-repair. So, yun ang ano natin eh, repair. Alam tayo sa repair process. Ayan, no? Halos wala na itong ano, hinang. Hinain na talaga ng ano, corrosion yung ibang parts. Pinapabayaan na. Wala mo lang sigurong, wala mo lang palit-palit ng thermal paste siguro. So, kunti lang yung thermal paste na nakalagay eh. Hindi mo lang ito pinapalitan. Yan o, hinalawang na eh. Ito, hinalawang. Pag ito wala, nagbo-block screen talaga eh. Itong 1 volts na to eh. May nang na-repair na akong ganitong issue eh. Nagbo-block screen siya. Pag put ng OS, nag-block screen. So kanina, nag-block screen siya nung may OS. Sa driver naman. So pag ganun ang issue, ay, tanggal na siya oh. Tayo dyan. So, kailangan ko ng ano, itong mga to. Yung mga parts na ano, makakalimutan yan. So, ang ano dito, wala man tayo schematic. Wala tayong board view, pero may donor ako. Kaya, no need to worry. No need to worry. May donor tayo dyan. Same board. Wala nang kapapaato eh. Ang ano nito, nitong isa na to, function nito, base sa aking na-experience, itong IC na to, ito ay, dito ay 12 volts, tapos dito ay, ano to, 12 volts, tapos ground, tapos enable, itong isa na to. Enable ito enable to ng 1 volts, yan to. Ano kasi ni, pag ito'y wala, 11 volts to. Pag ito'y nag-enable dito, yung 1 volts na IC niya. Yan. So, ito mawawala yung 12 volts dito. Mag-off siya dito. Yun ang function niya, IC na to. Na ano ko lang yan eh, na-experience ko lang sa pagre-repair.
dun sa may mga board view at schematic. Tapos, yun na kasi ginagawa ko siya. Tapos, pinalitan akong BRM IC. Tapos, sinester ko siya. Yung 11 dito na wala. Nagkaroon na dito. Tapos yun, nag-una siya. Ganun siya. Pero hindi ko siya pinalitan. Papalitan ko na nga sana eh. Kaya lang, tinetester ko siya. Good naman siya eh. May pinalitan ako ibang IC. So, yun, nag-ano siya. Gumana siya. Ganun yung function niya eh. Purol na itong aking pang ano, kaskas. Kailangan nang bumili. Kailangan nang bumili. Maganda nito, grinding pin eh. Malinggit lang kasi siya pang cellphone. Grinding pin na pang cellphone. Wala pang budget ay. Kapag may nagregalo. Wala eh. Wala pa nagregalo sa akin. Wala pa nagregalo sa akin. Ba't nang nag-intek ako? Ng mga tools. Wala pa kahit isa. So, hindi naman natin inaasahan. So, nabanggit ko lang. Wala talaga nagre-regalong tools. Wala pa. Kasi yung ibang mga tech, may mga post sila. May nagre-regalo sa kanila. Siguro marami silang kakilala. Ako ikaw, ako'y wala. So, ang gagawin ko ay... kalimutan ko na gagawin ko. Kukuha ng donor. Donor board. Ayan. Donor board ang kukunin ko. Magkakasakit ako. Sama ng aking pakiramdam. Sama init ang aking ulo. Sa ramdam kong magkakasakit ako ngayon. Sana hindi magkasakit. Ito pa. Fuse. Ang daming ano na ito. So, hindi natin... Parang ano to guys. Nire-repair natin na ito. Parang sa tingin ko lang ha. Parang hindi siya magtatagal ng buhay. Mahina na, ano na kasi siya, napabayaan na siya. Parang kinain na talaga yung mga, marami nang kinain ng ano. So, ang gagawin na lang natin dito ay parang bibigyan natin ng pag-asa. Kung mabubuhay pa. Kasi ano naman eh, may display naman siya eh. Tanggal na rin. Wow. So, dito muna. Kalimutan. Capacitor lang naman siya pero kailangan ayusin. Focus muna ako dito. Babe, ako ilalagnatin. Sama na pakarandaan ko. Nala, mukha akong lalagnatin. Sa? Hindi. Bili kang orange.
Pag wala kang ginagawa. Nag-ano yung lalamunan ko eh. Okay, yung jamingo. Maano yung sa lalamunan eh. Orange. Oo, oh, ganyan. Gabi, pag gising ko, nag-ano siya eh. Lalamunan ko. Nang araw na kasing pagod. Yun yung kasi yung ano, pag wala akong katulong. Diba nung ako nasa pag-ry, walang technician. Walang katulong na ano. Nung dumating season, yun, nakakagawa ako ng mga ayos. Masyado pagod. Yan, wala kasing technician kasama, kaya gano'n. Sulo ang trabaho. Kaya pagod, sobra. Delivery. Okay lang yan. Naka live ako eh. Nagre-repair ako eh. Pwede naman magsalita ba nagre-repair eh. Mayroon tayong tinraining na technician. Kaya lang, umayaw din. Hindi naman, hindi na siya gusto. Kaya, hindi niya gusto yung trabaho ganito. So, maraming naghahangad na mag-training. Ayun. So, hindi naman kasi pwedeng ibigay dun sa magte-training lang. Tapos, iiwanan ka. Wala din. Pangit pa ganun eh. Intention kasi nila, ano lang. So, ang intention kasi nila, kaalaman lang. Tapos, wala na. Iiwanan ka na. Parang, yung mga nagpapa-training, parang ganun lang sila. Yun yung hangarin nila. So, hindi kasi ganun ang hangarin ko eh. Hindi ako nagtitraining eh. Magtitraining man ako, yun talaga magtatrabaho sa akin. Ah! Naka-live ako. Nagbo-vlog ako. Kaya, so, pinaano ko nung aking asawa. Pinukulit ako. Sinsya na kaya. Ayan. So, balang araw. Magano rin tayo. Makakuha nung talagang interesado. Eh, minsan kasi hindi interesado yung iba eh. Iba yung target nila. May mga nag-i-inquire kasi sa akin. Papaturo, ganyan. Video card repair. Tapos babaya daw sila. Kaya lang din naman kasi ako nagtitraining eh. Ayun ang kapitan ng ibang hinang. Ayaw kumapit. Ayaw nito kumapit dito. Ay, sobrang sama ng pakiramdam ko. Sana hindi matuloy. Patay tayo dyan. Makakatay yung lalamunan ko. So, marami siyang corrosion. Lilinisin ko yan isa-isa, guys. So, medyo matagal lang itong pagre-repair ko na ito. Kasi talagang tsatsagain ko itong linisin eh. So, hanap tayo ng maganda-gandang donor. Madudumi na tong donor ko na to. Puro flux na kasi ito eh. Kalbo na nga yung iba eh. Ito kalbo na. Kunan ko na siya. Kalbo na.
Naubos na yung ano. Iilan na lang yung tira. Sobrang sama ng pakiramdam ko, guys. Sobra. Over. Over, over. Sana'y kaya natin matapos to. Pag hindi, bukas ko na ito itutuloy. I'm not feeling well, guys. I'm not feeling well. So, pwede pa to. Ayan, ano yun natin? Pwede pa sila eh. Pwede pa silang ano, lagyan ko ng mga hinang para maganda lahat. Para magamit pa. Tawag dito. Paubos na rin yung aking flux. Ayan. So, ganda niya. Ayan o. So, ganda niyan, guys. Isay-isay natin. So, ilagay natin doon. Mas madali siyang tanggalin, guys, eh, pag yung pag nilagyan mo na siya ng low melt solder. Mas madali na siyang tanggalin, guys. Hindi na siya, di ka na mahihirapan. Yun yung kagandahan. So, I think marami na yan. Bibili na ng ano? Bumili ka na ng ano doon? Yung prutas. Nag-ano ang aking ano eh? Lalamunan. Control ano? Diyan sa ano meron diyan? Oh, bibiling gamot. Solmiox? Pag hindi, na lang. Wala, remedyos. Kumakati yung lalamunan natin. So, lagyan natin dito ng isa-isa. Tara. So, migration na tayo. Yo, tiyaga-tiyaga lang. Okay, one down. Two down.
So mabilis lang siya maglipat. Medyo maliliit siya, kailangan ng microscope. Bili na babe ng ano. Medyo hindi maano yung pakiramdam ko eh. Bili ka na ng ano. Bumili kang gamot. Hindi talaga maganda yung aking pakiramdam. Nagkaano na yung lalamunan ko. I'm not good. Saan na yun? Tayo lang. So marami ang yan sa ano pala sa lahat ng mga bagong technicians. So natutuwa ako sa inyo kasi lalo na 'yung nanonood sa akin mga channel, sa akin channel. So nagpapasalamat sila sa akin dahil sa atin nagiging technician sila ng video card. Kaya nagsusumikap silang ano. Makakakailan na sila. May mga ano tayo, subscriber na nag-aano talaga mag-repair ng video card. So, meron na nagsisimulang technician na ng video card. Dahil lamang sa ating channel. So, kung sino ka man, so, salamat sa iyong panonood palagi. Ituloy mo lang. At baka yan yung iyong future. Masipag mag-comment sa ating ano, YouTube channel. So, balang araw siya na siyang technician. Okay na siya, kompleto na dito na lang. So, pwede ba natin kuhanin yung capacitor na 'yan? So, I think guys, I'm not sure kung ano, pero base naman sa pagre-repair ko, guys, wala pa namang pumalya na ni-repair ko nang dahil sa kung saan ko kinuha yung capacitor. So, kung hindi ko yung bang ano, guys, yung sa SIM size, hindi ko pa naranasan na nagpalit ako ng ganyang capacitor, guys, na pumalya siya. Hindi pa. Never pa. Halos lahat ng na-repair ko naman na ganyan na good.
Okay na na eh. Mabagal lang magano. Ayan. So, sa mga ginawa ko guys, okay naman siya eh. Yung sa pagpapalit ko kahit saan ko siya kinuha yung capacitor. Ang ano lang kasi dyan, ang pinakamagandang ano lang. Yung ano, kung halimbawa, kung kumuha ka sa side na yon na malapit, halimbawa dito ka kumuha, yun din yung ilalagay mo dun. Kasi yung napansin ko lang naman kasi dyan, yung ano niya, yung parad. Kasi ang isang capacitor naman dito sa video card, alam ko nag-start siya ng ano eh. Ano ba yun? 1 volt to 64 volt. Yun ang alam ko eh. I'm not sure ah. Hindi kasi masyadong churi sa ano eh, sa pagre-repair ng mga piyasa eh. Pero yung sa nababasa ko lang din at na nasasabi, nakikita ko sa ibang technicians sa US. So yun yung isa sa ano eh, yung mga sinasabi nila. So base lang din sa experience nila. Ayan, nasubukan ko rin siya naman. Ganun din naman. So, hindi pa naman siya bumibigay o sa pumuputok. Hindi naman. Ang ano lang, ang kaibahan lang guys, dun sa... Kasi yung ganitong capacitor guys, ano naman siya eh, walang polarity. Hindi kagaya nung electrolytic na capacitor, o kaya yung isa, may polarity siya. May rin siyang positive, negative. Ito kasing SMD guys, ay walang polarity. So, siya talaga is parang ang SMD capacitor na ito guys ay parang siyang nagano lang nagre-reduce. So, I don't know kung paano siya nag-works. I mean hindi kung ano, parang ano siya. Pag dinaanan lang siya parang bumabagal siya. I don't know. So hindi ko masyado siya ano kabisado yung ano ng ganito guys. So tagal na tagal ko na nagre-replay. Hindi kagaya nung sa positive, negative na electrolytic. Yun yung kalimitan kasi nakikita ko na talagang hindi siya pwede yung mababa mataas ng parad at saka ng voltage. Pumuputo kasi siya. Saka nagbo-bloated. Na-experience ko na yan eh. Kasi electronics repair, pagre-repair. Dati kasi wala pa yung, hindi naman siya sa dati. Yun noon. So, malimit kasing ginagamit ay yung electrolytic capacitor. Yung kasi yung palagi kong pinapalit pag nagre-repair. So, yung mga SMD, nga ngayon ko na lang kasi nahawakan niya na ano eh. Ngayong makabagong technology na eh. So, yan. Saan yung may natanggal? So, may natanggal pa dito. So, lipatan natin. So, ubos na yung aking mga ano eh. Ay, linisin pala natin siya. So, yun nandito. Nalagay na natin siya lahat. So, ito naman. Ayun, si ano, si Rega Garcia. So, may nabanggit din kasi siya tungkol sa... At saka si Brian, laptop specialist. I don't know kung hindi ko na masyado matandaan guys kung sino sa kanila or ano. May nabanggit din sila sa about sa ano eh. Mga magagaling din silang technician guys. Magagaling silang technician. So, may nabanggit din sila minsan na ano eh. Na mga ganyang part na capacitor. Panagkakabit sila. Yun. Yung iba kasi, halimbawa ito kaganyan dalawa. Parehas kasi siya ng connections. Nagtataka ka, mayroong isang malaki, mayroong isang maliit. Ano bang purpose nun? Minsan nga, hindi na nilalagyan yung maliit eh. Kasi okay lang naman daw kahit wala. Actually, hindi ko nga rin siya maunawaan na ano bang purpose nila, ano. Support lang yung isa. Support sa heat dahil sa size. Parang ganun kasi eh. So, ako kasi, sila kasi hindi na nilalagyan eh. Marami ako nakikita yung mga nagre-repair. Pag tinanggal nila yung mga ganitong capacitor, hindi na nila nilalabalik, nilalagyan. Halimbawa, natanggal. Ako guys, pinapalitan ko yan. Sa tingin ko kasi, para sa akin kasi, may difference yan eh. Sa wala at mayroon. So, hindi kasi yan nilagay dyan ng factory. Para sa akin na,
Hindi kasi nilagayan dyan ng factory kung walang purpose. Either support or ano. So, yan, hindi ko alam ang theory niya, pero binabalik ko siya, guys. Same size. Yeah, same size. Mas maganda kasi yun yung pag ano, pag tinanggal mo o natanggal, ibalik mo sa dati. Yung kasi yung ginagawa ko eh. Kahit sa nag-repair ko, hindi nagawa. At hindi naman siya, ano, binabalik ko kasi siya. Hindi ko siya pinabayaang tanggal. Yung kasi maganda, para in case na paggawa ng may-ari sa iba, yung mga gagawa, tinitingnan nila, nagkakaroon siya ng pag-asa. Yung kasi magandang halimbawa, ano yung tinanggal, yun lang din ibalik. Magamat yung purpose natin ay repair, at least pag sabihin gumana na, okay na yan. So, gaman man yung purpose natin, pero mas maganda, ibalik pa rin natin kung ano yung tinanggal natin. Yung kasi yung maganda eh. Kung ano yung tinanggal, ibalik. Kasi may mga nare-repair kasi ako. Ganun yung mga ano eh, hindi na binabalik. Halimbawa, yung ano nila, not repairable na. Depende sa pagkakataon. Meron kasing ano, may mga notes naman eh. Kung not repairable na, shorted na yan. Dapat din, minsan, basta tuwalag lang iwawala yung pesa, nandun pa rin yung pesa. Na yun yung shorted. At least, alam naman yun ng technician eh. Pag tinanggal, basta nandun yung pesa, may basihan pa rin siya kasi yung part number noon, kung wala man siyang Borbio schematic, meron siyang basihan. May bibigyan pa ng pag-asa. So, linis, linis. Tanggal na siya. Pansin nyo, may busya guys. Yan o. So, ibig sabihin, kaya siya nagkakaroon ng ano, black screen. Isa yan sa issue. Talagyan muna natin ng capacitor itong isa. Tapos sinangin natin to. Kuha tayo dito. Okay. So yan, okay na siya. So, limpa yung hindi okay. So ito isa. Isa pa.
Sama ng pakiramdam. Tapusin ko lang ito, guys. So, ilang oras na tayo? 1 hour na ito. So, tagal, no? Medyo mahaba na. Yan. Mahaba na yung oras natin. Okay na itong isa. I think, guys, ito lang. Imahalaga lang naman yung inano natin. So, ito, ano na lang yan. Kukod ko din na lang yan, guys. Kut-kut na lang. Kahit i-skip na natin yan sa video. Wala naman ibang ano major. So, tapos na natin yung major. Importante kasi yung data lines na yan. Ayan. Importante sa kato. Sa part entrance, fuse. So, ito ayusin. Hinangan ko lang yan. Then, ililinisin ko lang siya, guys. Then, update ko kayo later after cleaning. So, wala namang ibang ano eh. Mga paana. Lahat ay dikit pa naman. So, ayan. Sakit na pa. Sama na pakiramdam ko, guys. Sobra. So, ayan. Nakainom na ako ng gamot. Medyo okay ko yung pakiramdam ko. So, we need to finish. So, naano ko na siya, guys. Na tanggal ko na yung ibang corrosion. So, ipakita ko na lang sa inyo yung mga pinalitang piyasa. So, dito sa baba na to, 12 pieces. Ay, sorry, walang... So, wala palang ano, microscope. Ayan. So, yung dito sa baba, 12 pieces siya. Yung pinalitan natin kanina, nakita sa video. Tapos, pang count natin to 12. Tapos, so, ito, hinilangan natin kanina, no connections. Tapos ito, no connections. Tapos ito yung nawala. Tapos ito, nilagyan natin ng bago. Hininang natin to. Ito, hininangan ko. Fuse to, walang connections. Tapos saan pa? Dito, corrosion. So, itong dowel na to, nilinis ko na siya. Tapos ito, missing parts. Pinalitan ko, pansin nyo. Hindi na normal yung hinang. So, resoldered na siya. So, pinalitan ko siya. Tapos saan pa? Yeah. So, yan. May mga corrosion dito. Nilinis ko na siya. Tapos, tinanggal ko na yung takadikit dito. Ayan. Ito, pinalitan natin. So, pansin nyo yung hinang niya. Printab na. Ayan. So, dito, corroded. So, nilinis ko na siya. Pati yung mga paan nito, guys. Pati yung sa IC na ganito sa pan. Nilinis ko na. Tapos, dito, missing capacitor. Nilagyan ko siya. Mapansin nyo, tabi nga yan. Ayan. Na may malaking ulbok na hinang. Hininangan ko siya. Tapos ito, hininangan ko rin kasi may corroded. Tapos ito, guys, yung this is a 1.8 volts. Hindi na siya connected, guys. Bali yung tawag dito. Pinalitan ko na siya. Nasaan na yung aking ano kanina? Saan ko nalagay? So, yung coil na yan. Coil yan, guys, na maliit. Is hindi coil ang tawag yan. So, na ito siya. So, not connected na siya, guys. Natanggal na siya. Ito siya. Ayan, no? So, pinalitan ko na siya, guys, ng bago. Ayan. Coil yan, guys, ang tumatawid dyan ay 1.8 volts dito sa papunta yan ng chip. So, possible kaya siya nawawala ng display, nagba-block screen pag na-detect yung driver. Isang possible kasi wala na itong dito, itong connection dito. Dito, mayroon pang hinang. Sa kabila, wala na. Yeah. So, yan yung isang issues. Then, isa lang sa mga naging issues. Tapos ito, missing din. So, nilagyan na natin siya, guys. Yan. Tapos nilinis ko na yung corrode dito. Ayan. So, yan. Na yun yung mga ginawa natin. So, kung ika-count natin siya, yung mga pinalitan, 12, 13, 14, 14, capacitor lang yan guys ha, 14, 15, 15, 16, 16, and 17, 17 capacitor, tapos isang coil. Yan, itong coil na to. Ah, 17, 18, 19. So, ito pala. Bali, 19. 17, 18, 19. So, 19 lahat ng capacitor, guys. Tsaka isang coil ito. Ang dami, guys. Bali, 20 pieces. So, ano na siya, guys. Ayan, na-clean ko na. Yung cleaning na, I mean, kinudkod ko na yung mga corrosion niya. So, mapapansin nyo. Yan, medyo ano na lang yan. So, ang gagawin ko na lang siya dito ay ililinisin at stress test. Yan. Good ko na siya. Ito dito, mayroon to eh. Ilinis ko rin yan, guys. Si 20 pieces parts. Yan. Ito, nalinis ko na to PWM. Saka itong sapan. Ito yung panay. Marumi din yan, guys.
So yan, sinaga ko yung linisin. So okay lang. Wala na, okay naman yung pin niya. Buo. So sa tingin ko ito ay nag-leak, karoon ng liquid damage. So hindi na, pabayaan na lang. Dito naman kasi sa loob, malinis siya eh. Yan. So I think wala naman siyang shorted dito sa loob kasi may display siya eh. Tapos nagbo-black screen lang siya pag black screen kapag i-detect yung driver. Then no display kapag sa board, no salpak. At may display naman kapag sa external lang. So ang gagawin ko lang dito guys ay lilinisin natin, tapos i-update ko na lang kayo sa stress test. Okay? Masyadong mahaba na kasi yung oras, 1 hours na yung kasunod. So ito ay 4 minutes. So magto 2 hours sa mahaba. So stress test na lang ibabakita ko sa inyo para makita natin kung success ba yung repair natin o hindi. Okay? So update ko kayo later. Medyo makiukay na yung pakiramdam ko. Medyo inom na ako ng Alaksan, by G6. So makiukay na. So pagkatapusin ko lang ito, din papahinga muna ako. Yan. So 11 na ngayon, 11 a.m. So magan tayo nagsimula kanina, alas 8 na. Ayan. So tapusin lang natin to, okay? Ayan. So magandang araw. So update lang po mga ka-watching. Ayan. So, yung ating nire-repair kanina, guys. Ito na yung stress test. So, pakita ko lang sa inyo. So, this is a black screen. Okay? So, 20 pieces yung napalitan natin. Yung nabasin dun sa nabanggit ko kanina. 21 pieces. So, ito siya. So, benchmarking. Ayun. So, ayan siya. Malawag na. Yan. Wait lang guys ha. Ikot-ikot na natin. Kasi maluwag na yung ano. Ayan. So, yung benchmarking, so banggitin ko na lang siya guys. Kasi yung camera natin ay ano lang, pang computer. So, hindi yan cellphone. Kaya banggitin na lang natin. So, stress test na natin. Nagra-run siya ng 22 minutes. So, ito yung ating nire-repair. So, nakikita nyo. So, tinaray ko na siya HDMI. So, ang gamit natin ay HDMI ngayon, connection. So, yan. So, yung temperature po natin sa loob ng 23 minutes, sa stress test ay 67 degree lang Celsius. So, napakababa po niyan. So, good na good siya. So far, it's working fine naman. Wala akong nakitang problem. As you can see, so, yung driver na-detect siya. So, may display po siya. Kasi kanina, kapag na-detect yung driver, black screen siya. Kasi kaya nakalagay sa ating is black screen. Okay? Then, no display siya pag onboard. Ngayon, nasa onboard na siya. So, napalitan natin yung mga capacitor. So, okay na siya. It's working fine. So, ayan siya. So, ang ating speed ng pan is 47% lang siya. So, it's slower. So, hindi naman siya ganun kainit. Bagong palit na yung thermal paste niya. Then, DDR5 po siya. Samsung yung ating memory. Okay? So, 4GB, 128-bit. Yan. So, ang boost niya nasa 1752. Ang kanyang mga boost clock. Ayan. So, okay naman siya. So far, it's working fine. So, 23 minutes. Running. 24 minutes na as of now. So, it's working na po siya. Gumagana na siya ng maayos. So, ayan. So, ito po ay liquid damage. So, tine-stress test ko siya ngayon. Ang ginagawa ko po dyan, palalipasin ko isang araw, tapos bukas i-test ko ulit yan para malaman natin kung mag-work. Kasi minsan, base lang sa experience, siyempre, liquid damage, minsan di siya nabubuhay, kinamagahan. So, pag lumamig, para bang nag-turn off lahat ng mga resistant from heating, yung ginamit natin ngayon, pinainit. So, pag lumamig lahat yan, mga kinabukasan, hindi na nakasaksak sa PC, parang reset na siya. So, hindi siya nagdi-display or nagkakaproblema siya. So, kaya ko ganoon ang ginagawa ko. Kinabukasan ko na siya. Pinapadala sa customer o pinapakuha. Para sure na 100% is working at walang problem. Kasi mahirap pag bumalik pa. Kasi babayaran na, tapos babalik pa. So, mahirap. So, masyadong magastos sa shipping kasi sagot yan ang ating customer. So, ayan. So far, it's good naman. It's working fine. Okay?
So, yan lang yung aking update po sa ating nire-repair. So, muli, magpapaalam na po muli ang workshop fix repair. So, sa mga bago pa lang salta sa aking channel, always, subscribe na po kayo para po mapakinabangan nyo yung ating mga pag nire-repair. At least makapulot kayo ng aral din sa mga customers yan. Any ideas na may gumagawa ng video card. So, andito po tayo, ang workshop picks para sa inyo. Okay, send nyo lang po sa akin. May description po yan. Nandiyan ang aking address, Facebook, group. So, puntahan lang nyo po yan. Yan. So, sa mga nag-aaral na mga technician, so, pulot lang kayo ng ideas. Okay, mag-comment lang po kayo kung gusto nyo may tanong. So, nagre-reply naman ako dyan pag available. Mga mat busy, so hindi sika po mag-reply. Yan, mag-comment lang po kayo. Then, like nyo na rin. Then share nyo po sa iba nyong kakilala para malaman din eh. Then, pare-pare na lang po sa mga kakilala nyo. Yeah, so, dagsa po tayo sa repair. So, makapansin nyo, sa likuran ko dyan, napakarami ng ating nire-repair. So, share natin yung, yan. So, ikutin natin ulit ang aking camera. So, siyempre, yan yung ating mga bench, tissue bench. So, ayan siya, yung mga repair natin. So, puno na yan ulit. So, mahaba na yung pila natin. So, yung mga nasa baba po, ayan. Yan yung pila. So, nasa 23 person na po siya ngayon na naman. Na mapupunoan naman o madadagsaan na naman. So, yung pinakamataas ko dati is 34 ano, person. So, iba-iba yun. Mayroong 8 pieces, 7 pieces. Yun, depende sa customer kung ilan yung pinagawa niya. So, ngayon, bali yung mga padala niyan. Single lang naman yan. Puro single, 23 person. Puro single repair. So, may isang laptop. Ayan. So, may mga donor din tayo to support ang ating repair. Ayan yung ating mga donor sa likod. Napakarami po niyan. Donated po yan lahat ng customer. So, yung mga marami tayong mababait na customer at yung nakakaintindi. So, ayan. Sa lahat po ng customers. So, may payment po yung ating ano repair. Wala po siyang libre. Okay? So, merong ano, discounts. Then, may libre naman sa mga pyesa. May nililibre yung kailangan hindi na singilin. Sinililibre ko naman po. Pero yung sa diagnosis po natin, may bayad po siya kahit hindi magawa. Okay? So, ang video card repairing po is napaka time consumption. So, napakahabang oras po naubos yan. Kaya po may bayad. So, ano po? Kung sa iba po ay no fix no pay, so sa akin po hindi po. Lahat po may bayad. So, binabayaran po sa atin ay oras and talent. So, meron tayong alam na hindi nila alam. Okay? Yan. Kaya, may mga repair ako na galing siya sa ibang technician, dinadala sa akin, nare-repair siya. Kaya, mapansin nyo, may binablog ako. Meron akong i-upload dito ngayon. So, eto siya, ini-edit ko pa lang. Kino-compress ko lang, pinagsasama ko lang kasi cut-cut siya eh. Yan, sa parang kasi stress test. So, meron ako dito yung in-edit. Galing siya ng ibang technician. So, ang declare dito, GPU chip ang sira. So, marami tayong post na sa vlog, sa YouTube, na ito yung mga case na galing siya sa ibang technician, pero dito sa atin ay nagawa natin. So, yun yung kaibahan natin sa kanila. No fix, no pay man sila. So, no fix, no pay. Hindi ko alam kung marami siyang customer o konti. Pero sa akin kasi guys, napakarami ng customer natin. Kaya hindi tayo nawawalan. Kaya kung no fix, no pay yan, sayang yung oras ng iba. Nag-waiting kasi sila eh. So, no VIP tayo. Pila lang talaga sa repair. Kasi nagra-run po yan ng 1 hours to 4 hours. Ang repair, video card. Then minsan, maabot po siya ng isang araw. Pero yan po ay pulidong ginagawa ko. Pulido po ginagawa ko niya. Mapansin nyo, paglilinis ko pa lang ng video card na yan. Kahit wala tayong ano dun sa oras, ang mahalaga dyan ay ma-repair natin kasi babayaran tayo dyan. Yun yun eh. Magawa't hindi. So, oras po yung tumatakbo. So, kanina kasi, mayroon tayong customer. So, medyo sumama yung loob niya. Hindi naman daw nagawa, pero bakit daw siya magbabayad? So, yun. Sinabi ko na lang, sir, oras po. Binayaran sa atin. Then, bago naman nyo po in-explain ko. Kasi may terms and condition akong binibigay eh. Nakalagay naman po sa ating terms and condition. Pinadala nyo po yan sa akin. Na may diagnosis pa tayo. So, yun. So, nagbayad naman siya. Parang mabigat lang sa kanyang kaluban kasi hindi daw nagawa. Regarding naman doon, kung talagang
hindi talaga siya repairable na. High cost na siya. Bili na lang talaga ng bago. Kasi meron kasing GPU na high cost na. Kaya ng GPU chip, ang sira. Yun. So, hindi na talaga yun magagawa. Kung pwede naman siyang gawin, so 50-50, kung palitan natin siya ng bagong chip, paano kung nabili natin chip ay sira din? So, hindi na natin yun maibabalik. Kung ang chip man ay good, pero ang tawag dito, ang lines ng PCB natin putok na. Yung bang sa PCB na, hindi naman natin kasi kita eh. Sobrang dami. So, ang isang PCB, ang video card, so mayroon yung 14 layer, depende sa klase. 14 layer, galaw ka. Ang nipis-nipis niyang PCB na yan. Ayan, no? Sa sobrang nipis niyang PCB na yan, may 14 layer dyan na patong-patong. So, yun yung imagine nyo. Kaya, mapansin nyo, pag nagkakaroon ng short circuit, yung video card, di ba? Pag nasunog siya, kahit grinding mo na, ang daming layer niya patong-patong. So, may repair akong ganun. Hindi ko lang siya na-videohan. Nag-grinding ako eh. So, ano lang siya? Sotak siya na 2 GB. Yun. Pero nagawa ko siya. Ginrinding ko siya. Ilang layer guys yun. Hindi ko siya na-videohan yung pag-grinding. Pero na may vlog tayo no, na ano siya. 4 layers yung aking nakuha natin siya sa grinding. 4 layers yung shorted sa 12 volts power rails. So, ganun siya. Matagal mag-repair ng video card. Kaya, sa akin po, may payad po. May diagnosis pa ako. Wala, hindi ko inaano yung no fix, no pay. Pero sa akin kasi, no fix, no pay, para lang yan dun sa mga baguhan at mga walang customer. Yun. Sa tagal-tagal ko yung pagre-repair, guys, kahit no, wala akong no fix, no pay, hindi ako nawawala na customer. Yun lang yung masasabi ko. Yun. Kasi, ano yun, sa mga mundo kasi ng repair, ano din siya eh. Agawan din siya eh. Ano kasi nila, marketing strategy din nila yung no fix no pay para sa kanila pumunta. Ayun. Pero minsan kasi mayroong no fix no pay sinasabi, kaya lang mayroong kinukuna ng pyesa, hindi na binabalik sa ayos, para mga ganon. Tapos ang nangyayari, no fix no pay, pero may bayad pa rin sa uli. Mayroong ganon eh, mayroon akong customer, ganon din kasi yung issue, dinala niya doon, no fix, no pay. Pero may binayaran pa rin siya. 500 ang binayaran niya. Alam ko 500. Yeah. Pero no fix, no pay siya. Ay, ang nangyari ni Pata doon ay ano, parang gumana naman. Kaya lang, sira pa din. Yun. Nagawa naman yung as in blackout, no display. Yun. Pero nagbayad daw siya kasi may charge daw kasi pinalitan ng IC, ganyan, ganyan. Ayun. Kasi hindi na may babalik kasi yung mga pinalit eh, sa mga hinihinang. Hindi yan ibabalik. Hindi yan kagaya ng video card na pag binili mo sa buo, pwede mo siyang return for warranty or memory na 7 days replacement. Pwede yun eh. Pero yung chip, pag hininang mo kasi yan, nisolder mo yan, hindi mo yan pwede balik yan sa binilan. Ganon siya. Sa mga board level repairing. So, ayan. So, yung akin po mga sinasabi ay puro sharing lang and based experience. Collaboration with others. Yan. So, kung na-experience, sinishare ko lang siya. Para dun sa mga nakakapanood, ay malaman din nila yung na-experience na isang technician. Ano ba yung umayaman ba tayo? O makikita ba tayo ng malaki? O lahat ba'y good yung nare-refer natin? Siyempre, ina-upload ko. Sa akin kasi, puro evidence ito eh. Mga video natin na to. Ayan. So, 34 minutes na siya, guys. Okay po. Buhay pa rin siya. Ayan. Buhay pa rin yung ating video. 34 minutes na. So, i-videoan ko ito. Sisend ko kasi sa customer. Okay? So, tatapusin ko na, guys, yung ating nire-repair. So, salamat po sa inyong panonood. So, see you on the next video. Bye-bye.